mga naniniwala kay John the Baptist, may religion na ganyan. Yun daw ang Messiah. Hindi. Sus, wala naman kayong talata. The birth of the Messiah. Isa-isahin pa natin ng konti. Diba? Alam na natin ito eh. The nativity of Jesus, birth of Christ, is described in the biblical Gospels of Luke and Matthew. Kung gusto mong malaman yung tungkol sa kapanganakan niya, basahin mo ang aklat ng Mateo at ang aklat ng Lucas. Yan dalawa na yan ang nagtala. The two accounts agree that Jesus was born in Bethlehem in Judea. Wala nang iba. Siya lang talaga. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Hindi mapapasinungalingan. Ako, daming tumututol na hindi misaya ang ating Panginoong Jesus. Nang ikaanim na buwan, kay sinugo ng Diyos ang Angel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ang ngalay Nazareth, sa isang dalagang mag-aasawa, sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, hindi sa angkan ng Levites, at Maria ang pangalan ng dalaga. Pag tinunto natin, ayun. Di ba? Adam, Abraham, Isaac, David, dyan dumabas ang sinasabing Messiah. Kaya ito ay insulto sa mga Levites. Kasi sila yung isineparate sa gawain ng paglilingkod. Wala kayong gagawin, kundi maglingkod kayo ng maglingkod. Paano kami kakain? Dadala kayo ng labing isang Israel. Huwag kayong mag-alala sa pagkain, ako bahala sa pagkain. Parang sinabi sa kanila ganun. Ang gagawin nyo lang, mag-serve sa temple. Pero itong mga ito, nagkaroon ng kapintasan, nagkaroon ng kahinaan, kaya ininsulto sila ng Diyos. Hindi na ako kukuha sa inyo. Si Jesus Christ, dadalabas sa angkan ng Buda. Hindi na insulto sila ngayon. Kahiya-hiya. The son of Levi, the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim. Ano ha? Pag tinuntun mo, yan ang lalabas. Na anak ni Simeon, na anak ni Judah, si Judah ay anak ni Jose. Senyor, siyong katbas ayon sa genealogy. Si Jose ay anak ni Jonam na anak ni Eliakim. Hindi mapapasinungalingan na ano ang mga talata naka-display. But you Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. 2:6 ng Mateo. Inulit yung nasa Micah, yung binasa natin kanina. Ano? Micah 5, di ba yun? At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan na hindi ay ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ng isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang may nag-i-interpret kay Herodes na tungkol sa kautusan, ang intindi ni Herodes, may papalit sa akin gobernador, ako nga gobernador dito. Yan. Siniyasak na ngayon, sino yung mga mago na yan? Saan kayo pupunta? Kami po ay hinahanap namin ang tala ng hari ng mga, di ba sabi gano'n? O sige, ipagbigay alam ninyo sa akin na para purihin ko siya. Pero ang totoo, i-assassinate. Kaya dahil niloko siya, nung mga magi, ay pinapatay niya yung mga bata. Di ba? Lahat na may kinalaman doon sa time na yun na ipapanganak, ipinapatay ni Herodes. Pero hindi niya nalindang sapagkat matalino ang Diyos eh. Ang kanyang sinabi ay hindi mababalik. Magaganap yan. Matthew emphasizes that the ruler will shepherd the people of Israel. Ang intindi nga ni Herodes, may pangkalit sa kanya. Kaya galit na galit ipapatay si Jesus Christ. Duri mo, bata pa lang eh. Hinahanting na ng kamatayan. Herod has asked Jewish religious leaders in Jerusalem. Sino yon? Yung mga Pariseo? Yung mga Saduceo? Ano? Yung sila Caiaphas na yan? Kung sino yung mga high priest na yan? Where is the prophesied Christ is to be born? To their understanding, the Christ or the Messiah was the promised and long-awaited Savior of Israel who would free the people and rule over the nation. Parang maulit yung kasaysayan na inalis sa Egypto ang bayan ng Diyos. So parang ang intindi ni Herodes, aalisin sa Roma ang Israel at may maghahari na mas dakila sa akin. Patayin! Yo. Parang gano'n. Eh, Herod now had somewhere to send the Magi from the east to look for the newborn king of the Jews. Yun. Sana. He also had a plan for that child if they turned out to be right and found him there. Meron siyang plano na patayin nga. Matthew 2:16.
Herod's priority was to protect his own power, even from the fulfillment of God's prophecy about Israel's Savior. Hindi nila maintindihan, ang plano ng Diyos, pagliligtas espiritual, hindi physical. Kaya nagulo yung mga Romano, pinagtulungan nila, pag nangangaral si Jesus, kinakailangan ng tao natin, may ipatay natin. Pinagbawalan ng mga alagad sa chapter 4 ng Acts na huwag niyong ipapangaral yung pangalan ng Jesus na yan. Papalayasin ko kayo sa Roma, Acts chapter 4. Kaya, naging masalimutang lahat at pinag-inita nila ang ating Panginoong Jesus, ayan, pinapako nga. Bakit si Jesus ay lumabas sa angkan ng mga Huda? Yan ang tanong. Dapat ay sa angkan ng mga Levita dahil ang mga Levita ay itinatalaga sa templo ayon sa lumang tipan at nararapat magpatuloy bilang mga pari. Pasinin po natin ayon sa mga bilang 3:3. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron na mga pari binuhusan ng langis. Anointed priest. Ano ang itatalaga sa kanila? Priest. Anointed. Na kanyang itinalaga upang maglingkod bilang mga pari. At saan galing? Sa Levites. Those were the names of Aaron's sons, the anointed priest, who were ordained to serve a priest. Dapat ganun ang trabaho nyo. Wala kayong ibang gagawin sa buong buhay nyo kundi mag-serve kayo sa templo. Pero ang dami ng pumalpak dito, di ba? Hindi porkit binibigyan ka ng Diyos, kagaya ni, nakalimutan ko lang yung talata, ni Moses. Hindi porkit binibigyan ka ng Diyos si Aaron, susunuhin mo akin na lahat kong bigay. Hindi. Ang pananagutan ni Moses, Ang pananagutan ni Moses, yung ibinigay sa kanya, ipapamahagi mo sa mga ulila, sa babaeng bago, sa walang makain. Eh, ang dami magdadala dito sa Levita, labing isa. Sa ang kanila. Hindi, ang daming naka-stack na pagkain dito kung ano man pagkain niya. Hindi naman pera eh. Pag ang talim ng isa ay puro carrots, eh di carrots. Tambak na carrots. Magugutom ka ba dyan? O, yung iba, ang ginagawa namin, pakwan. Hindi, pakwan. Kaya puro pagkain. Ano po? Ayon sa Hebreo 7:8, dito lilinaw. Ano yung katanungan natin? Bakit sa Huda, lumabas ang ating Panginoong Jesus, bakit hindi sa Levita? O, ito po, lalabas dito sa aklat ng Hebreo 7:8. Ang mga Levita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan. Diba ito? Ano daw? May kamatayan. Ayan o, pag inisa-isa mo yan, ang dami, may kamatayan. Ito, ano sabi? High priest forever, walang kamatayan. Ayan po, makikita nyo ito sa mga talata. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Merong sinasabing Melchizedek na yan na nagsiserve kay Abraham. In the one case, the tenth is collected by men who die, but in the other case, by him who is declared to be living. Kinukumpere yung Levites at Jesus Christ. Batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay binigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, di ba? Kukuhain mo na naman yung word. May kapintasan. Walang kapintasan. Di ba? Imperfect. Perfect. Kaya dito siya ang itinalagay ang ating Panginoong Jesus. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinakailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Now, if perfection was through the Levitical priesthood, for on the basis of if the people received the law, what further need was there for another priest to arise according to the other of to the order of Melchizedek and not be designated according to the order of Aaron? So ito yun, sa aklat ng Hebreo. Yung Levita na nare-represent kila Aaron, ang sabi dyan, earthly, heavenly, Levitical, Melchizedek, Levitical priesthood, Melchizedek priesthood, imperfect, perfect.